me again, Juliet. So, ngayon, part 2 na po ng ating pampaputi ng ngipin. Kasi po, yung part 2 po hindi po natin natapos. Ngayon po, i-continue po natin yung part 2 po ng pampaputi na paano maging magical ang ating smile. So, sana po, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe and also like and click the tiny button, okay? Lalagay po kayo ng, how can I say this? Toothpaste po, lalagay nyo po. And then, after po ng toothpaste, baking soda, okay? So, isama nyo po sila ng ganon. Kumuha po kayo lagi ng isang lalagyan na para po sa baking soda nyo. Kasi, pangit naman po pag ilalagay nyo po ng ganon yung baking soda nyo sa toothpaste. Tsaka pa sa toothbrush kasi marami pong magkakalaglag. E, sign naman po. So, what you have to do, meron ako po, ang ginagawa ko po, meron po akong maliit na lalagyana na kinoclose ko po. Yung mga lalagyana lang ng mga, sa mga nakukuha po natin na take away na may mga sauce. So, pwede pong gawin nyo. So, maglagay po kayo doon na baking soda, ganon. Okay? And then, after pag mag-toothbrush na po kayo, lagay nyo po ng ganyan na toothpaste, tapos i-dip nyo po sa baking soda. Tapos, pwede na po kayong mag-toothbrush na gano'n. So, pwede po yung baking soda, pwede nyo pong gamitin ng sa isang week, 2 times or 3 times, okay? Kasi this one po, it's really, really good na talagang, eto po yung ginagamit ko all the time for almost many, many years na. So, baking soda, and I can guarantee it's really good, a baking soda. Baking soda, marami po kayong mabibili na itong ganito po sa store. And then, after that, fourth, I don't know, we're already in a fourth. Okay, so, pwede nyo rin pong i-combine, pero this one, it's a very, 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 ibig sabihin, very strong. Kaya, huwag nyo po masyadong gagawin. Ito po. Pwede nyo rin pong i-combine ang how can I say this, ang vinegar, okay, and also baking soda, lemon and baking soda. Ilalagay nyo po siya sa isang bowl, okay? At gagawin rin po niya. Pero konti lang, kasi baka po, kasi may mga tartar po tayo dyan, yung tartar natin, pwede nyo pong iganong-ganon lang siya, tanggal-tanggalin, okay? At ito po, pwede nyo siyang gawin na sa isang month, 2 times lang. Kasi wag nyo po siyang everyday, baka po mag-crack yung ngipin natin. Kasi kailangan po alagaan natin laging ngipin natin. Na kahit pumunta po tayo ng dentist, okay? So, minsan, alam niyo naman sa hirap ng buhay sa Philippines, kaya hindi natin na-afford na pumunta ng dentist. So, this one, it's really good na affordable na para po sa atin lahat. Kasi ako hindi na pumupunta minsan ng dentist, so once a year na lang. So, para i-check yung ngipin ko. So, yun nga lagi nga sinasabi ng dentist ko, hindi ka na kailangang magpalinis kasi maputi na daw lagi yung ngipin ko. Tsaka pa, And also, I can say to you also this one, apple cider. Apple cider is also contain a vitamin C. So, ang gagawin nyo nga po, yung apple cider, lalagyan nyo rin din po dito sa toothpaste nyo, sa bowl nyo na maliit, tapos may toothpaste, tapos itututbrush nyo po rin na rin ng ganon. Okay? Okay? Para po, matanggal din po yung mga stain na nakadikit sa mga ngipin natin, okay? At, so, kung wala po kayong ganito lahat, pero sa pinko naman po, meron po kayong asin. Asin po, it's also good, okay? Sinabi ko na po sa inyo kanina. Kung wala po kayong mga budget para sa mga ganito, pero ang masasabi ko po kasi ang baking soda, ito po hindi po ito mahal. Pang matagalan na po ito, hindi po ito yung pinaka mahal na akala nyo na hindi ma-afford. Okay? Patins. Hindi nyo po kailangan ng iodide salt na para magamit. Kahit mga normal salt lang, salt po sa bahay, pwede nyo gamitin. Kung wala rin naman po kayong apple cider, siguro pwede rin po kayo gumamit ng ibang vinegar, katulad ng dato puti. Okay? So, I hope you like my channel, na sana po marami po kayong nakuhang tips na para po pumating ating ngipin, okay?
And please don't forget to subscribe again in my channel. And thank you for watching. And God bless.